Hello guys, good morning, no? Good afternoon, good evening, no? Ngayon may bagong vlog na naman tayo, no? Ano yung vlog natin ngayon? Ang vlog natin eh, 25 centavos 1966, no? 25 centavos coin 1966. Ngayon, alamin muna natin yung composition niya, no? Ang composition niya is, ang bigat niya po ay 5 grams, no? Ang ano niya, ang composition ng metal niya eh, nickel, brass, no? Tapos ang diameter niya, yung lapad eh, 24 millimeter, no? Yung lapad, no? Yung thickness na yung kapal, 1.6 millimeter, no? Ngayon, bakit natin binalito? Siyempre yung ano, no? Yung presyo niya, no? Saka yung condition, no? Ayan guys, no? Ayan yun. Diba? Siguro bihira makita kayo ng ganitong klaseng coin, no? Ngayon, ito yung sinasabi ko tulad ng piso na to. Mas mahirap hanap to. Kaya yung presyo nito medyo may value siya, compare mo sa 1 peso ano ito. Ito. Yan ah. Kasi nga hard to find eh, no? At konti lang 'yung nakikita mo sa market, kaya pwede kang medyo ganda mo naman ng konti presyo mo, taasan mo, oh. Ano may sobra, no? Ngayon, etong 1966 na 'to, no? Na malagi siya sa circulation ng ano, 1958, no? Ano 1958, no? Hanggang 1966, no? Oh, guys, no? Yun yung ano niya, no? Circulation niya, no? Ngayon, ang condition nito maganda pa, no? Wala na sa linis, no? Wala na sa linis, no? Guys, no? Ngayon, sa eBay, marami kang makikita. May bira-bira kang makita sa eBay nito. Kung mayroon kang makita, siguro mangilan-ilan lang. Ayan, no? Ayan. Good pa lang ang condition nito, pero sabi ko, pag maglilinis ka ng coin, alamin mo kung ano yung tamang paglilinis, no? Huwag kang kukuskus na magaspang. Kasi madadamage eh, no? Pwede mo sabunin niya, iba sabi, huwag daw sabunin, huwag linisin. Hindi naman siguro tama rin, huwag mo rin linisin. Kasi kung yun yung cost ng para amagin siya eh, di talo ka. May experience na sabi, huwag daw linisin. Siguro, masyadong sila sensitive kung talagang mahal na, no? Kailangan eh, ingatan nila maigi. Pero kung talagang medyo 1,000 ang value, mas maganda naman sa mata ng tao linisin mo, no? Pero kung sino mga million eh, siguro tama linis talaga, no? Expert na talaga, sobrang expert na yung handle nyo, no? Pero mga ganito, linisin nyo, sabon na ano lang. Yung mild lang, yung liquid soap lang na pang ano, pang dishwashing, no? Tapos huwag kang agabi ng basahang magaspang, no? Malilinis yan. Para matanggal na yung mga amag-amag niya, kasi yun naging cost na para kinakain na yung, ano, yung metal niya, no? Eh, maganda ba guys, no? Ngayon, sa eBay, tinignan ko kanina to, no? Tinignan ko to. At, meron may nagbibenta, pero bihira. Bihira, no? Sa Lazada, grabe naman. Nag-presyo sa Lazada to. Kanina, nakita ako sa Shopee. Grabe sila mag-presyo. Siguro kala nila, nabibili sa gano'n, no? Pero ang din lalam, tao naman eh, kung hindi naman talagang walang error yan eh. Di ba? Bakit ko naman bibili ng mahal yan, no? Mag-abang na lang ako, baka susunod may magbebenta pa. O siguro yung time na yun, may magbibenta ng mura, no? Di ba? Siguro nasa tao din naman yan. Gusto mo yun eh. Di ba? Gusto mo yun eh. O, choices mo na ibenta ng gano'n yan. Lalo na yung, di ba? Hindi mo naman kailangan ng pera. Hindi ka nagmamadali. Siguro choices niya yung benta ng mataas. Pero kanya sa eBay, saka sa Lazada, nakita ko yun. No? Sa Lazada, ang presyo kanina, ano eh. Nakita ko nasa, ano eh. 950, 180, 300, no? Yun ang presyohan niya. Ni-research ko kanina. 950, 180, 300. Kasi sabi ko, marketing, supply and demand yan eh. Hindi ka pwedeng, ano, mataas ang presyo mo, hindi mabibili sa'yo. Kailangan pumantay ka sa kanila, mababa sa'yo. Ngayon sa eBay, nakita ko yun, no? Wala pang shipping to, no? 400. Eh, meron pa nga 864, ewan ko. Ba't may butal pa, eh, no? 840, 140. Depende sa kondisyon. Siguro kaya iba-iba, eh, no? Depende rin sa kondisyon niya, no? Hindi pwedeng pare-pareho yan. Kung magkakaiba naman ng kondisyon, eh, no? Magkakaiba naman ng kondisyon, hindi rin sabihin pare-pareho, no? Oh. Bihira ka na makita natin. 25 centavos. Eh, 20 centavos pa ako nito. Susunod niya yung iba-vlog naman natin, no? Yan lang guys, no? Yung ini-review natin yung presyo, no? Yung condition nito, no? O ako magbibenta. Para sa akin, no? Yung ganito, no? Para malaman yun may condition, no? Doon ang bibenta ko to na, ano? Mahirap hanap to, eh. Para sa akin, no? 300, 250 to 300, no? Kasi ako magbibenta ko 300. Observahan ko, pag hindi na kuha 300, baba ko ng 250. Pero isang daan, masyado mababa yun. Pero kung nalang kung marami kang stock, di ba? Pero kung mga lima, eh, tapos hindi mo naman kailangan agad ang pera, oh, may bibili niya kasi mahirap hanapin to.
Okay, so hanggang dito na lang, no? Marami pa ako sing i-review yung 20, kaya medyo binabudget natin yung time, no? Siguro napaliwanag natin composition. Siguro mag-google nyo naman yung composition. Presyo lang, payo lang. May iba-iba tayong pinapayo, eh, na. Di ba? Paglinis, pag-handle. Oh, yun yung mga payo natin. Pero composition, makikita mo yun sa mga Google. No? Kahit sa mga nagbibenta, eh, nilalagay nila yun to. Sabi mo sa inyo, mga ano, 250 to 300. Ayun, kung marami kang stock, dahil nasusuka ka na sa dami ng stock mo, ibenta mo 100, ayun, choices mo yun. Di ba? Choices mo yun. Wala nang pipigil sa'yo dyan. Eh. Oh, kasi overstock ka na, eh, di ba? Pero sabi ko nga, bihira makahawak na ito. Konti na lang ito. Kaya yung 250, 300, reasonable yun, no? Eh, sabi ko, guys, no? Marami pa akong vlog. Ibabudgetin natin time natin para magkaroon tayo ng maraming, ano, maraming video sa YouTube. Pero hindi lang marami, kailangan may quality rin, no? Kasi, credibility mo rin nakataya, eh. Kung may manunod siya, kung hindi naman nakapanipaniwala yung nasabi mo. No? Guys, hanggang dito na lang, no? Salamat uli, no? Subscribe, like, comment, oh, share. At paulit-ulit ko sana, tulungan niyo tayo makakuha ng subscriber, no? Para ma-notify tayo ng YouTube, no? Oh, ay hanggang dito na lang, guys, no? Salamat sa suporta, sa panonood. Thank you, thank you, thank you. Salamat. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.